Pinababawi na po ng liderato ng Philippine National Police ang mga lisensya ng mga baril ng pulis na dawit sa Capistrano double murder case sa Bulacan. At nagpalabas na rin po ng pabuya ang pamahalaang lalawigan ng Bulacan para sa makapagbibigay ng impormasyon sa lokasyon ng mga suspect. Detalye sa ulat sa live report ni Mark Gabriel. Mark? Ali, bukod doon sa kasong double murder na harap na rin sa patong-patong na kasong administratibo, ito nga pulis na idinadawit sa pagpatay dyan sa ABC President sa Bulacan. Yan ay kasunod ng pagtakas niya dito sa kustodiya ng CIDG matapos siyang isailalim sa restrictive custody. Tuloy ang manhunt operation ng otoridad laban kay Police Sergeant Ulysses Hernani Pascual na nakatalaga sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. Kabilang siya sa apat na pangunahing sospek sa pagpatay kay Bulacan ABC President Ramilito Capistrano at kanyang driver noong October 3 sa Malolos. Noong Martes, sinampahan na ng kasong double murder si Pascual at mga kapwa-akusado na sina Cesar Gallardo Jr. alias Jeff at si alias Lupin. Adventure po, at nakita po sa CCTV na magmula po doon sa Kapitolyo ay sinundan na po itong ating biktima hanggang makakating po sila doon sa place of incident po. Yung mismong RFID na ginamit po nung sasakyan po na ito ay na-trace po natin yan sa isang individual, at ito pong individual po na ito ang nag-mention mismo. Kilala po niya personally si Sergeant Ulysses Pascual, at sinabi po niya na si Sergeant Ulysses Pascual ang gumagamit. Noong October 7, ipinatawag ng CIDG si Pascual. Agad siyang dinisarmahan at isinailalim sa restrictive custody. Kinabukasan, nagpaalam ito na uuwi saglit, ngunit hindi na bumalik. Dahil dito, sinampahan na siya ng kasong insubordination at paglabag sa restrictive custody order. Pinarerebook na rin ng PNP ang lisensya ng iba pa niyang mga baril. Nag-apply na rin po ang mismong CIDG po for the revocation po ng mga baril. It appears po na marami pong baril na nakaregister under his name, so ipinarerebook na po yan ng CIDG. Ang pamahalaang lalawigan ng Bulacan, nag-alok na ng 500,000 pisong reward para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon sa lokasyon ni Pascual at tatlo pang mga sospek. Patuloy naman ang imbestigasyon sa motibo sa pagpatay kay Capistrano. It appears na ito pong mga suspect na sinampahan po ng kaso were just the instrument na ginamit na itong mastermind para patayin nga po itong si Capistrano na nadamay pa po yung kanyang driver po. So hindi natin inaalis yung possibility na ito ay work-related. Ali, sa ngayon sumasa ilalim na rin sa proseso ng PNP yun nga pagdideklara dito kay Pascual bilang awol sa serbisyo. Samantala, bagaman na isampa na o hindi pa na-aresto itong mga sospek dito sa krimen, ay itinuturing na case of ng PNP itong kaso ng pagpatay kay Capistrano. Mara, ang tanong ko lamang kanina, hindi pa tukoy ang motibo ng pagpatay kay Capistrano. Yung mastermind, tukoy na rin ba? At kung yung mga tumira kay Capistrano ay mga gunmen for hire? Sa ngayon, Ali, ini-establish pa ng Philippine National Police yung motibo, no? Lalo't hindi pa nga nila na-aresto itong mga pangunahing sospek sa krimen. Kasama si ini-establish kung gun for hire nga yung nga ba itong mga sospek na pumatay dito kay Capistrano. Okay, maraming salamat, Mar Gabriel. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.